Good morning. What a lovely morning. Alright, good morning mga kapuso. At renta na po ng huling araw na tayo ng buwan ng Hunyo. At dahil Webes ngayon, may pasok pa rin po ang mga nag-o-opisina at estudyante dyan. Kaya gising-gising na, mag-almusal na tayo at unang gil. Well, buti lang, maganda pa rin lagay ng panahon dito sa Metro Manila. At matapos tayong tamaan ng bagyong Falcon last week, nagkaroon tayo ng tuloy-tuloy na sunny weather itong mga nakalipas sa araw. That's right. Ramdam natin yun. Pero iba naman po yung sitwasyon ha sa Davao City na pagkatapos tamaan ng walang tigil na pagulan noong Martes ng gabi, sinundan po ito ng matinding flash flood kung saan 25 na ang namamatay. At ang pinakahuling balita mula sa Davao City, ihatid po namin mamaya. At eto pa, sa araw na ito, naka-isang taon na po sa pwesto ang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino. Ano kaya ang grado para sa kanya ng ating mga kababayan? Yan ang pupulisahan natin mamaya. At bukod dyan, 20th anniversary din po ngayon ng karumal-dumal na Visconde Massacre. Ibig sabihin niyan, natapos na po ang prescriptive period para makapagsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng brutal na krimen na ito. At sa kabila ng patuloy na pagdidiin sa kanya, naninindigan pa rin si Hubert Webb na wala siyang kasalanan. Kaya mamaya, atin po siyang makakasama sa hirit ni Maring Winnie. Abangan niyo po yan, Maring Winnie and Egan with Hubert Webb. Live po yan. Abangan niyo po. Kaya simulan na po natin ang pagbabalita sa ating top hirit. Umabot na nga po sa 25 ang kumpirmadong patay sa nangyaring flash flood sa lungsod ng Davao. Karamihan sa mga na-recover na bangkay ay mga bata, habang 15 pa rin ang patuloy na pinagahanap. Bandang 10:00 ng gabi nitong Martes nang magsimulang umulan na tumagal ng 3 oras. Matapos ito, nagsimula nang umapaw ang Pangi River na ayon sa mga residente doon, bihira daw mangyari. Kaya naman ang ilang bahay inanod ng rumaragasang tubig. Ang ibang pamilya naman nawala ng mga kaanak matapos silang malunod sa baha. Ang mga pamilyang may kaanak na nasawi, piniling magpalipas ng gabi sa punerarya habang hinihintay ang labi ng mga yumaong mahal sa buhay. Samantala, wala pa rin tigil ang search and rescue operations sa Davao City at may ibang natatakot pa rin matapos magsimula na namang bumuho sa malakas na ulan kagabi. Sa ngayon, mahigit 1,000 pamilya na ang nananatili sa mga evacuation center habang 5 barangay naman ang nasa state of calamity. Yan po ang barangay Maa, Matina Pangi, Matina Playa, Matina Crossing at Talomo. Pinatay ang aabot sa mahigit 40 milyong pisong halaga naman na sinaari-arian dahil sa flash flood. At alam niyo po, kilala po ang Davao bilang isang lugar sa Pilipinas na hindi tinatamaan ng bagyo. At ayon sa PAGASA, ang dahilan ng pagulan sa Davao sa hinong thunderstorm na galing sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Grabe, span of 2 hours, no? Oo, napakabilis. At kinukwento nga ni Tech Ocampo kahapon, di ba, na yung lugar na yun, well, first of all, yung Davao, talaga hindi naman talaga sila binabaha na gano'n. Yes. Umaapaw yung river, pero hindi ganyan yung pagbaha. Tsaka yung current, di ba, nakita mo sa video, ang lakas eh. Parang nasa dagat ka na, di ba? Kung swimmer ka, baka malungin ka pa doon. Mm-hmm. Parang undoy talaga. Oo. Pero bigla din daw bumaba after, you know, parang past 12 midnight, nag-subside din siya. So talagang, pero tinan mo naman, iniwan 25 ang patay, diba? At sa ibang balita naman, ngayong araw ay kaunang taon sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino. Kaya naman ayon sa palasyo, balak nila itong gunitain sa pamamagitan ng panawagan para sa pagkakaisa. Idaraan daw ito ng Pangulo sa isang pagtitipon kung saan imbitado ang lahat, maging ang mga taga-oposisyon. Gaganapin po yan ngayong araw sa Phil Sports Arena sa Pasig City na pinamagatang Pilipinas natin. Dito muli raw pagtitibayin ang social contract ng Pangulo sa mga Pilipino at maging ang pagsasariwa sa diwa ng people power, pati na rin ang volunteerism na naglukluk sa kanya sa pwesto. Nakatakda rin siyang mag-ulat sa bayan ng kanyang mga nagawa. At ilalatag din niya ang kanyang mga plano hanggang 2016. Pero ayon po sa ilang militanteng grupo, bagsak ang gradong ibibigay nila sa unang taon ni Pinoy, lalo na raw sa pagresponde sa mga pangunahing issue na apektado ang mga ordinaryong tao. Ang minorya naman sa Kongreso ayaw munang magbigay ng grado sa Pangulo, pero ayon sa kanila, wala raw malinaw na direksyon ang kasalukuyang administrasyon. Ang unang taon ni Pinoy sa Malacanang, pasado nga ba o bagsak? Yan ang ating pag-uusapan mamaya sa Talakayan with Igan. Samantala, eksaktong 20 taon na ang nakalipas matapos mangyari ang kalumang-dumal na Visconde Massacre. At kahapon, nagbuhos ng sama ng loob si Hubert Webb ukon sa resulta ng isinagawang reinvestigation sa kaso. Ayon kay Webb, pagod na raw ang kanilang pamilya sa mga paulit-ulit na akusasyon na hindi naman napatunayan sa korte. Lalo na ngayong sinisikap ni Hubert na mamuhay ng normal. Matapos siya maabsuelto,
sa Korte Suprema noong Disyembre. Habang niya sa NBI, ibigay ang mga pangalan ng mga lumutang na bagong testigo para mapaimbestigahan sa pulis. At ayon sa abogado ng Pamilya Webb, responsable raw ang pagsasabing may aning na testigo na nakakita kay Hubert noong mga panahong sinasabing nasa Amerika siya, lalo pat wala naman palang ebidensyang NBI na nasa scene of the crime si Hubert. At dahil hindi na kailanman makakasuhan si Webb sa parehong kaso dahil sa principle of double jeopardy, ayon sa kampo ng mga Webb, tila trial by publicity raw ang habol ni Justice Secretary Leila de Lima dahil umano sa mga ambisyon nito sa politika. Questionable rin daw ang mga ebidensya na ipinakita sa PressCon gaya ng magnetic reel tape mula sa Bureau of Immigration. Kaya naman posibleng hinihin daw nila sa Korte Suprema na ma-disbar o tanggalan ng lisensya si De Lima bina abogado o di kay kasuhan ng libel. That disrespect for the final decision of the highest tribunal of the land actually constitutes the ground for disbarment. Hindi ako makalakad ng dititingin sa likod ko eh. Enough to now, these cruel, evil people are still doing the same thing they've been doing. And I repeat that, evil. At mamaya po, makakasama natin dito mismo sa studio si Hubert Webb para sa ating diskusyon mamaya sa Hirit ni Maring Winnie. So huwag niyo po yung palalagpasin. Samantala, hindi pa rin daw nagabago ang paniniwala ni Mang Lauro Visconde na ang grupo ni Hubert Webb ang nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay sa kanyang mag-iingan noong June 30, 1991. Hindi rin daw maikukumpara ang sakit na nararamdaman ni Mang Lauro sa pinagdaraanan ngayon ng pamilya Webb. Ang masahol pa raw, pinagsarhan pa raw siya ng Korte Suprema sa kanyang pagkakataon para mahanap ang hustisya. At ngayon, ika-20 taong death anniversary ng kanyang mag-inang Estrelita, Carmela at Jennifer, magkakaroon daw ng misa at munting salo-salo sa kanilang tahanan. Wala natin buong pamilya. Sila buhay yung akusadong gumawa ng krimen sa pamilya ko. At nagdusa nga, nakulong nga lang, pero buhay. Unlike me, I can no longer see my entire family. Buong pamilya, imagine. Eh sila, 15, eh kung tutusin nga, kulong pa yung 15 taon o kahit buhay man ng anak nila, eh kulong pang pambayad sa ginawang krimen. Samantala, kinatigan naman po ng palasyo ang isinagawang press conference sa NBI na dinaluhan ni Justice Secretary Leila de Lima. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Undersecretary Abigail Valte, tiwala raw sila sa kakayahan ni de Lima na maging patas sa kanyang trabaho bilang Justice Secretary. Tiniyak din ng NBI na wala silang kinikilingan sa kanilang investigasyon. Hindi raw sila namili ng ebidensya para lang idiin itong si Hubert na inabswelto ng Korte Suprema kasama ang anim na iba pa sa Visconde Massacre case. Gayunman, nirerespeto daw ng NBI ang damdamin ng pamilya Webb, partikular ng ama ni Hubert na si dating Senator Freddy Webb. Comment, ginagalang ko na lang kung ano man yung comment niya. Naintindihan ko yung ano nang damdamin niya. Ama kasi siya ni Hubert. Sa ibang balita naman, mapapanood na ng buo ang paglilitis kaugnay sa magitan ng massacre. Kahapon nagsagawa raw, nagsagawa na ng dry run sa live streaming nito. Nasaksihan ng live ang pagdinig kahapon kung saan nagkaroon ng hiringan ang magkabilang panig. Sumalang muli sa witness stand si Lakmudin Salyao, testigo ng prosecution, na una na nagsabi na nasaksihan niya umano ang pagplano ng mga ampatuan sa karumal-dumal na krimen. Nilapitan niya si Ampatuan Senior para positibong kilalanin na siya nanguna raw sa mga pagpupulong. Sinabi pa ni Salyao, si Ampatuan Senior daw ang naputos na patayin ang lahat ng nasa convoy ng kalaban nila sa politika, ang pamilya Mangudadato. Hindi na kubibo si Ampatuan Senior sa ginawa at sinabi na dati umano niyang tauhan. Ngayon naman isang abogado, nakatabi ng mga ampatuan. Itinuro rin si ni Salyao si Attorney Art Laurente Tan, nakasama raw ng mga ampatuan sa mga meeting bago isagawa ang